ni Nicole Ala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Darating talaga sa buhay ng tao ang matitinding pagsubok. Minsan, maiisip mo na parang ikaw na yata ang pinakamalas na tao sa mundo. 9 taong gulang pa lamang ako noon nang mamatay ang tatay ko nang dahil sa sakit sa puso. Walo kaming magkakapatid at ako ang bunso. Mula nang mamatay si Papa, ang mga kuya ko na ang nagtaguyod ng aming pamilya. 2 sa kapatid kong babae ang maagang nagsipag-asawa. Ako naman, sa awa ng Diyos, ay nakatapos ng high school. Hirap man kami sa buhay, kahit papaano ay nakakakain pa rin kami sa araw-araw. Bukod dito ay napalaki pa rin kami ng maayos ng aming mga magulang. Pagkatapos ng high school, ay minabuti ko munang maghanap buhay. Nagtinda ako ng mais at suman sa harap ng bahay namin. Masaya na akong kumita ng 50 pesos sa isang buong maghapon na ibinibigay ko agad sa nanay ko. Sa sobrang close namin ng nanay ko, 22 years old na ako, ay siya pa rin ang katabi ko sa higaan. Ayaw niya na may kausap or katext ako ng mga babae. Nagsiselo siya dahil ayaw niyang mapunta sa iba ang atensyon ko. May edad na rin si nanay nung mga panahon na yon. At ayoko naman ding mawalay sa piling niya. Pero dumating ang panahon na humihina na ang katawan ni nanay. Nagkakaroon na siya ng iba't ibang sakit. Mabuti na lamang at nagtatrabaho na ako noon sa mall at may pangsuporta na ako sa mga gamot niya. Isang araw, narinig ko na lang na humihiyaw ang isang pamangkin ko. Tito, tito! Si Lola natumba! Dali-dali kong pinuntahan si nanay. Inabutan ko siyang nakahandusay sa banyo. Dinala namin siya sa ospital. Pero hindi na siya umabot na buhay. Kagaya ni tatay, atake rin sa puso ang kanyang ikinamatay. Huminto ang mundo ko nang mawala si nanay. Paano na ako ngayon? Wala na ang inspirasyon ko sa buhay para magsikap. Natuto akong uminom ng uminom matapos mailibing si nanay. Ilang taon din na bago ako tuluyang makarecover sa kanyang pagkawala. Lumipas ang panahon, naranasan ko ring umibig. Nagkaroon ako ng girlfriend, pero kalaunan ay nagkalabuan din kami. Ang dahilan, napansin ko kasi sa sarili ko na nagkakagusto rin ako sa ibang sa lalaki. Nang mahalata ito ng girlfriend ko, ay agad din niya akong hiniwalayan. Simula noon, nagdarasal na ako na makakilala ng taong kayang tumanggap sa aking pagkatao. May mga nalilink sa akin na mga katrabaho kong lalaki, pero sabi ko sa sarili ko, iba pa ring magmahal ang isang babae. Dumating ang panahon na nakilala ko si Jane. Bago ko pa lang siya pormahan, ay naikwento ko na sa kanya ang aking nakaraan. Magkagayon pa man, nagpatuloy pa rin kaming maging magkaibigan hanggang sa nauwi sa pagmamahalan.
Nag-live-in kami ni Jane ng 2 taon bago kami nagdesisyong magpakasal. Nang maipanganak niya ang aming baby, pakiramdam ko ay ako na ang pinakamapalad na lalaki sa mundo. Pero hindi pala. Matapos niyang makapanganak at lumabas sa ospital, kinabukasan ay nagaya siyang bumalik sa pagamutan. Masama raw ang pakiramdam niya at parang hindi siya makahinga. Pagdating sa ospital, ay doon na siya inatake ng pagsusuka at paghabol sa hininga o paghabol sa hininga. Tinubuhan na siya ng mga doktor. Hindi rin nagtagal ang katawan niya at tuluyan siyang binawian ng buhay dahil sa sakit na eclampsia. Ano ba yan? Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang mga sumunod na araw nang mawala ang misis ko. Ilang buwan akong wala sa sarili, pero kailangan kong lumaban para sa baby ko. Ngayon, patuloy ko pa rin pinaglalabanan ang pagsubok na ito. Napakarami kong mga tanong sa Diyos kung bakit nangyayari sa akin ang mga kamalasang ito. Pero magkagayon pa man, pinili ko pa rin ipagpasalamat kung ano ang meron ako ngayon. Kasama ko pa rin naman ang aking anak na magsisilbing angkla ko sa pagharap sa mga bagong hamon sa buhay. Maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ko ang kwento kong ito. Kahit papaano ay nailabas ko ang aking nararamdaman at sana po ay kapulutan ito ng aral. Ako po si Eds, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Ang bigat naman. Napakasakit ng napagdaanan ni Eds, ano? Kung iisipin mo kung ikaw ay isang ordinaryong tao, parang doon pa lang sa magulang, tap out ka na eh. Correct. Yung mawalan ka ng tatay, syempre, kahit ako, pag iniisip ko pa lang, parang hindi ko kakayanin eh. Uh-huh. Mawalan ka pa ng nanay. Tama. Sa mas mabigat. So, inakala mo, naka-move on ka na, pero binigyan ka pa ng isang problema. Uh-huh. Namatayan ka ng asawa. Alam mo, Chris, saktong-sakto itong kwento ngayon ni Ed. Kasi sa panahon ngayon na marami na ang mga kabataan na mas murang edad ang nagpapatiwakal. Mm-mm. Marami tayong nababalitaan na porkit na pagalikitan lang ng magulang, yes, biglang nagpatiwakal, mm-mm, may hindi ilang sinagot ng nililigawan, nagpatiwakal. Tama. Samantalang ito kay Ed, napakaraming dagok ang kanyang nilagpasan, pero nanatili siyang labanan ang mga pagsubok. Totoo na yun. Yan. Gusto ko rin yung perspective ni Eds dito. Talagang yung nananatili siyang sobrang matapang, nananatili siyang positibo sa buhay. Tinitingnan niya pa rin yung mga magagandang nangyayari sa kanya sa kabila ng matinding problema. Diba? Sabi nga niya, ang tinitingnan kong aspeto dito ay yung anak ko na pinanghuhugutan ko ng lakas at nagsisilbi kong angkla. Tama. Yun ang sabi niya. And which is a good sign, a good indication na humahanap ka pa rin ng mga gandang bagay na nangyayari sa buhay mo. At mayroon naman talaga. Diba? Kaya ikaw kabisyo, kunyari, meron ka pinagdadaanan mabigat ngayon, pwede mo pa rin tingnan yung positive side or the brighter side of your life para pang makahugot ka rin ng lakas. Tama yung sinabi mo kanina, Tanghenyo, no? Yung mga magulang natin, minsan inaaway natin eh. Uh-huh. Kunyari, nagkaroon tayo ng jowa, tapos hindi pabor yung mga magulang natin sa jowa natin. Mm-hmm. Nagdadabog tayo, sinasagot natin ng pabalang, ma, hindi niyo ako naiintindihan porque hindi kayo yung nagmamahal, kaya hindi niyo ako sinusuportahan. Diba? Hindi natin naiintindihan kasi yung mga magulang natin, meron sila nakita na mga bagay na hindi natin nakikita. Uh-huh. At maaaring alam nila yung sitwasyon kasi nanggaling na sila doon. Uh-huh. Kung pwedeng lang sagutin ng magulang, anak, been there than that. Tama. Gasgas din yung kasabihan na sinasabi ng mga matatanda na, anak, papunta ka pa lang, uh-huh, pabalik na ako. Napaka lakas po ng statement
komentahin ng mga magulang uh-huh. natin kahit luma na. Uh-huh. Sa dinami-dami namang pinagdaanan nila sa buhay, marami na po silang natutunan. Uh-huh. Ikaw, bago ka palang humahakbang, uh-huh. kala mo kung sino ka nang marunong sa buhay. Ano, parte ng stages of life yan. Siguro, tama. Maging sa kabataan din natin, Chris, yan ang naririnig sa mga magulang natin na hindi natin maintindihan until na dumating ka sa panahon na maging magulang ka na o may responsibilidad ka na, saka mo marirealize na, oo nga, tama nga ang sabi ng mga magulang ko. Correct. Ikaw ba yung ano, hindi ko alam kung ikaw yung DJ na nagkwento sa akin na ano, lumaya sa bahay nila? Sino yun? Teka lang. Kasi sino ba yung mga nakakausap mo? Kasi nagrebe ang ganda, parang naalala ko. Hindi ko alam kung ikaw yun or si, hindi ko alam kung yung dating DJ dito. Na ganito rin yung usapan. Tapos nag-share siya na... At some point, nagrebelde siya sa magulang niya uh-huh. kasi hindi feeling niya hindi siya naiintindihan sa mga desisyon niya, uh-huh. sa pagjojowa niya. So dahil lang nagrebelde sa mga magulang, lumayas. Ay, ganun. Oo, hindi ba ikaw yun? Mahina yun, weak yun. Ibig sabihin, hindi ako yun. Kasi napaka-weak eh. Oo, masama ugali eh. Biglang iniwan yung magulang. Hindi ikaw yun. Pero pagkatapos ng ilang buwan, na-realize uh-huh. niya rin na mali yung desisyon ginawa niya uh-huh. at bumalik siya sa dati nilang sa bahay nila. Uh-huh. So, minsan ganun tayo eh. Akala kasi natin, alam na nating lahat. Minsan na masyado tayo nagmamarunong, akala natin mali yung mga magulang natin. Uh-huh. Pero kung tutusin, pag pinakinggan natin, pag hinimay-himay po natin yung mga bawat sinasabi ng nanay natin, ng tatay uh-huh. natin, lahat ito para sa atin din naman. Tama. Eh. Oh. Di ba? Tayo makikinabang. Oh. Tsaka laging sinasabi naman natin dito sa Tambala na ang Diyos ay may plano at ang buhay natin ay may blueprint. Tandaan yes. ko ninyo, kahit ano man po ang pinagdadaanan ninyo, meron itinilaga ang Diyos dyan na paghuhugutan nyo ng lakas. Kagaya totoo. Nga nito, yung si Edz, binigyan siya ng anak kasi yan yung magiging core niya para yes. hugutan ng lakas kung ano mang pagsubok. Totoo. Kumbaga nakaplano yan lahat eh. Correct. At although, yeah, may mga pagkakataon talaga na mahirap maintindihan yung mga bagay-bagay. At ang dami nating tanong na, Lord, bakit ako? Uh-huh. Diba, sabi nga ni Edz dito kanina, parang sa dinami-dami ng taong pwede magkaroon ng problema, bakit ako pa yung uh-huh. nakatanggap ng sunod-sunod na kamalasan? Uh-huh. Pero kung talagang hindi natin maiintindihan yun eh. Diba? Uh-huh. Ang dami nating question, Lord, bakit po ako? Aha. Uh-huh. Mahirap ang intindihin, pero ang dapat na lang natin gawin dito is magtiwala pa rin at maghanap ng pwedeng paghugutan ng lakas. Oh. Kung minsan kasi dumarating talaga tayo sa punto ng buhay natin na parang ang sakit na ng lahat, parang hindi mo na alam ang gagawin, ang pinaka the best na gawin mo is to calm down, huminga ng malayo. Yes, inhale, exhale. Back to basic. Mm-mm. Balikan mo yung ano ba ang gagawin. Kung nagawa mo ng lahat, Mm-mm. then all you have to do, kagaya ng pinalaki ka ng magulang mo, prayer. Tama. Magdasal at inipaf mo na lang sa kanya. And he will lead the way. Tama. Totoo yan. Di ba ano yung kantang kinakanta natin sa simbahan? Totoo yun, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. May plano si Lord para sa'yo at ito ay para sa ikabubuti mo. Basta magtiwala ka lamang sa Kanya. Kung dumadaan ka man ngayon sa maputik na daan, medyo mahirap tahan. May linta, di ba? Oo, may mga linta. May mga limatik. Si Rambo nga, nakatakas doon. Nakatali pa. Ang hirap kaya, di ba pag maputik yung daan? Dumaan sa Kumuno. Totoo yan eh. Oo, pero nalalagpasan. Tama. Nalalagpasan mo dahil maaring pinapadanas ka talaga sa iyan kasi piniprepare ka into a mas mataas na responsibilidad sa buhay. Totoo yan. Ako naman, gusto kong kuhaan na ng matinding usapan yung aspeto ng pagmamahal sa magulang. Uh-huh. Kasi doon eh, bago natin kasi ma-realize, baka huli na ang lahat. Tama. Yung tipong tayo mga anak, di ba, minsan kasi hindi natin naiintindihan o hindi natin na-appreciate yung ginagawa sa atin ng mga magulang natin. Uh-huh. To the point nga na mas naniniwala tayo sa kaibigan natin, uh-huh. sa girlfriend mo, mas naniniwala ka na sa boyfriend mo, uh-huh. at sa mga kung sino-sino. Tapos
inaaway mo na ngayon yung nanay at tatay mo. Uh-huh. 'Di ba? So, sana i-appreciate natin lahat ng ginagawa natin, na ginagawa sa atin ng mga magulang natin bago pa natin ma-realize na nahuli na ang lahat. Uh-huh. 'Di ba? Habang buhay pa po sila, habang malakas pa sila, tama, gawin mo na yung nararapat. Sukulian mo yung pagmamahal na binibigay sa iyo ng mga magulang mo. Oh, and this goes out na rin din sa mga magulang, ha. Hindi lang naman para maintindihan din kayo ng inyong anak. Dapat maging vocal din kayo. Hindi lang basta sinasabi natin na action speaks louder than words. Mm-mm. Pero kuminsan sa henerasyon ngayon, kinakailangan mo na rin talaga na i-verbalize yung ginagawa mo ito para sa kanya. Correct. Nagtatrabaho ka na halos hindi mo na kulang ka sa tulog para sa anak mo, para mas maintindihan nila. Tama yun. Yung binanggit mo na verbalize, totoo din yun. Minsan, yung simpleng, ma, kumusta ka na? Uh-huh. I love you. Uh-huh. Diba, malaking bagay para sa kanila yun. Yung nanay mo, hindi mo alam, kinikilig-kilig na rin yan. Correct. Oo. Kahit matanda na yan, kinikilig-kilig pa rin yan pag sinabi mong, ma, I love you. Diba, sino sa atin na sa edad natin to, eh, katabi pa rin natin yung mga magulang natin. Itong magandang tanong, kasi dati naalala ko nung mga recollection days pa, dati pa, nang pa. tinanong kami ng... In fairness, natandaan mo pa. tinanong kami, which na nag-strike sa akin dati nung kabataan ko pa. Kailan ka huling nagsabi ng I love you sa nanay o sa tatay mo? Oh, ano? Ngayon, sino? Sino mo yan sa sarili mo? Sino ngayon? Sa mga nakikinig sa atin ngayon, kailan mo sinabi sa nanay mo o tatay mo na, ma, I love you? May sumagot kanina daw. May sumagot agad. Pero yun, madalas natin sinasabi sa karelasyon natin. Mm-mm. Pero sa mga magulang natin, maaring sinasabi mo pero labas sa ilong. Tama. Yung may kasamang yakap, may Totoo. Kasamang halik, kailan mo huling nagawa yun? Diba, naisip ba natin yun na yung jowa mo, mayat maya mong niyayakap eh. Diba, sinisimsim mo pa nga yung amoy ng kilikili. Yung batok, minamayat maya mong amoy yun eh. O, paikot pa yan. Diba? Minsan nga, nalalawayan mo pa. Pero yung nanay mo, kaya yung tatay mo, kailan mo huli kinadel, di ba? Kailan mo huling niyakap ng mahigpit na sinabi mo, ma, pa, tatay, nanay, I love you at maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Alam niyo, para sa isang magulang, napakasarap yung... yakap ng isang anak. Yes. Nakakawala talaga ng pagod yan. Totoo yan. At nakakatawa yung ginawa ni Ed. Sisipin mo sa edad na 22 sa noon, nung buhay pa ang kanyang nanay, lagi niyang katabi sa pagtulog. Oh. Eh sa atin minsan, ma, laki-laki ko na, huwag na tayong magtabi. Oh. Diba? Gusto natin sarili natin yung kwarto natin. Oh. Kasi marahil ang gusto din ng nanay na katabi siya dahil siya na lang ang pinanghuhugutan din ng nanay niya ng lakas. Tama. So pag nawala pa siya sa tabi ng nanay niya, parang wala nang dahilan kasi wala na nga yung tatay. Eh. Correct. So, yun, iparamdam natin, again, mga kaibigan, ang kwentong ni Eds na ito ay nagbibigay sa atin ng aral na kung buhay pa po yung nanay at tatay mo ngayon, na iparamdam mo sa kanila ang pagmamahal, sabihin mo na mahal mo sila, yakapin mo. I-verbalize ninyo, mas maganda yun. And habang hindi pa po huli ang lahat. Maraming salamat sa iyo, Ed, sa iyong napakagandang kwento. Very inspiring. Mabuhay ka, Ed. Mabuhay sana ka, marami Ed. Kang na-inspire ngayon na tambalanista. Yun, malamang yan. Maraming salamat sa iyo. At ikaw din, Kabisyong, gusto mo mag-send ng ganitong klase ng kwento or kahit ibang kwento, pwedeng nakakakilig, pwedeng nakakatakot, o pwedeng ganito, nakaka-inspire, pwede nyo pong isend sa mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya, send na! Maraming salamat sa iyo, Tanghenyo, and please get well soon, Baby Claren, and see you soon, Nicole Ayala. Manatili nakatutok dito lang sa istasyong patok na patok, ang istasyong bawalang hate, dapat love lang. Ang programang walang problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng...